Hello guys, today's video, i-share ko sa inyo yung mga tatlong variety na strawberry na angkop sa lowland at angkop na angkop din sa mga bago pa lang mag-aalaga ng strawberry. Ito yung talagang heat resistant at madali siyang alagaan, hindi siya ganong maselan nakagaya ng ibang variety. So yung number pa natin na napakagandang alagaan yung variety na Japanese Yoga. So sobrang bilis din niya paramihin. Ayan, yan ang leaf pattern niya. Red ang kanyang mga stem. Tsaka yung pinaka ano ng kanyang cordon sa runners, red din. Ayan, meron na agad siya tatlong runners. Sobrang bilis lang na ito paramihin. Pag itinap mo sa soil itong pinaka runners na ito, 20, magbilang ka lang ng 20 days. So, maharvest mo na siya. Ganun siya kabilis paramihin. Ayan, may kasunod na kagad na isa pa. Oh. Katinaw siya na runners. Itong pinakamatibay na variety na strawberry dito sa lowland. Tsaka napakadaling alagaan. Ayan siya. Ito nga pala ay June bearing. Ibig sabihin, start from December hanggang June. Yan ang season ng pamumunga niya. Tapos ang pangalawa naman na matibay, ito naman ay ang Sweet Charlie. Yan din ang leaf pattern niya, medyo malukong. Alam mo siya, sabi na iba para daw lanta, pero ganyan talaga ang leaf pattern niya, malukong. Ito niya naman, healthy din talaga yung ating Sweet Charlie. Napakatibay rin na to, very heat resistant din. Talagang highly recommend sa mga baguhan pa lang sa pag-aalaga. Napakasipag din na itong mag-runners. Ayan, meron siyang isa, dalawa, meron pa ditong isa, tatlo, ay nakatap na sa soil, tapos apat, oh, di ba? Times 4 kagad siya. Ilang weeks lang, 2 weeks na lang maharvest na natin to, pwede nang i-transfer sa bago niyang yung magiging permanent na niya na paso. So apat na yan, ganyan lang kabilis magparami ng strawberry. Sobrang bilis niyang paramihin. So, hindi siya maselan. Ito yung pang number 2 natin, bagay na bagay sa mga bago pa lang. Ito naman yung pangatlong variety natin na hindi maselan, madaling alagaan. Ito naman yung honey oil variety. So ayun yung kanyang dahon, maganda ang pagkaberde niya, yun ang leaf pattern niya. Yan, mabilis din itong paramihin dahil talagang angkop din siya sa lowland. Ayan, meron na siyang runners na tatlo. Tatlong piraso na kagad yung runners niya. So, ganun din siya. Parang ito meron lumalabas pa na pang apat. Oh. Diba? Pag yan na i-tap na natin sa soil, magta-times 4 din kagad itong ating nag-iisang honey oil. So, sobrang bilis din paramihin. Actually, ang silang tatlong variety, talagang halos magkakapareha sila ng katangian. Pero magkakaiba sila ng bunga, magkakaiba rin ng leaf pattern. Ito medyo pahaba ang Japanese Yoga. Ito naman, malukong, si Charlie. Ito naman, medyo papalapad yung dahon niya, hindi siya malukong. Pero pare-pareho silang maratamis ang bunga. At pare-parehas din silang June bearing. From December to June, yun ang season nila ng pamumunga. So, napakadaling ipropagate. Heat resistant, bagay na bagay po sa baguhan. Ayun guys, sana may na-share ako sa inyo na dapat yung kolektahin kung kayo yung mga bago pa lang sa pag-aalaga ng strawberry. Itong variety na to ang hanapin nyo. Siguradong okay. Thank you. Follow for more.